iba't ibang uri ng mga basura yung nandito. Po natin na kung ano yung in-update ko nung the last time ngayong October 2 eh lalong dumami ang mga basura nasanhi ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbagyo dito. O yan, ang lakas ng alon mga kababayan. At yung Batanes eh naka-alerto na sa bagsik ni Jenny. Ngayon, lalakarin lang natin itong kabuuan ng dalampasigan ng Dolomite. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami ang mga naimbak na basura. So until now mga kababayan ay ganun pa din siya. Gaya ng sabi ko noong nakaraang vlog ko dito noong September 16 ay katatapos po yung sinagawang International Cleanup Day na dinaluhan ng libo-libong mga volunteers. Nalinis po lahat ito at wala kayong makitang mga basura. Makalipas po ang ilang linggo, isang linggo na nakalipas or dalawang linggo, eto na naman siya. Talagang hindi masugpusog po ang mga basura dito. So ano kaya mga kababayan ang magiging long term solution ng gobyerno para masugpo yung basura mga kababayan, lalo na dito sa area ng Manila Bay Dolomite na artificial na ginawa. So kung ikukumpara natin nung bagong silang lang ito na every month doon ay na-maintain, may parating na mga white sand every month. Pero ngayon mga kababayan, tila ibang iba na ang itsura. Talagang nangitim na. Hindi na ganun kalinis. Ibang iba na yung tunay na itsura noon kaysa ngayon. Mga kababayan, itong drone shot na nakikita nyo ay dating kuha nito nung mga panahon pa na bagong silang ang Manila Bay. At itong artificial white sand na tinatawag na Dolomite Beach ay talagang napakalinis. At makikita nyo naman kung gaano karami yung mga tao noon. Dinadagsa palagi tuwing hapon at talagang hindi mo sukat akalain na hindi mo mabibilang yung mga turista, mga kababayan nating mga Pilipino na nagsasaya para lang masilayan ang Manila Bay sunset noon. Talaga namang malaparaiso ang dating. Akala mo nagburakay ka o nagpunta ka ng Bohol o kaya Palawan ang iyong destinasyon. Kaya mga kababayan, no, talagang napakagandang tanawin ang makikita mo sa tuwing ma-experience mo ang pagpunta ng Manila Bay. Kaya pinapakita ko ito kasi yung mga ibang mga viewers natin ay hindi alam kung ano ang tunay na kalagayan noon. Kinukumpara lang natin ito para meron kayong comparison ngayon kung ano yung Manila Bay at saka noon. Kaya mga kababayan, samahan niyo po ako para tingnan nyo po ang sitwasyon ngayon. At ngayon naman ang sitwasyon ng Manila Bay Dolomite Sand, yung present na tinatawag. So ganito po yung makikita po natin, napakaraming mga basura at talagang ibang iba na yung kanyang itsura. Hindi mo na sukat akalain na ito'y naging parang burakay na malakuron at mala El Nido o kaya doon sa Bohol. Napakaraming basura.
Dahil nga po sa hindi tumitigil na pag-ulan at mga pagbagyo, talagang karimarimarim ang kanyang itsura. Kaya mga kababayan, sana magpunta tayo dito at magkaroon ng bayanihan. Kasi pag tayo'y sama-sama at nagkaisa, gaganda itong Manila Bay at babalik sa dating itsura na parang Boracay. Nakala mo, hindi ka na magbabiyahe, nasasakay ng eroplano, mag-jeep ka na lang. O kaya mag-grab taxi or mag-angkas kasi taga Maynila ka lang eh. Kaya mga kababayan, tunghayan nyo po ito para malaman po natin yung mga sitwasyon na mga kalagayan ng ating Manila Bay. Dahil nga po sa dulot nito na di umano ay malaking pagbaha, kung sakali yan ay matuloy, lulubog ang Metro Manila. Yun po ang sabi. So, na-stop na yung reclamation. So, tuloy-tuloy naman tayo sa pagbibigay ng balita sa inyo. So, ganyan yung makikita nyo mga kababayan. Kung babalikan po natin yung dati nating mga vlog dito, talaga namang mamamangha kayo. Akala mo, nasa paraiso kayo. Pag kayo'y namamasyal, akala mo, nagpunta kayo ng Boracay o Palawan o kaya nagpunta kayo ng Bohol na hindi naman kayo sumasakay ng eroplano. Pero ngayon mga kababayan, iba na yung itsura. Akala mo, nasa dump site ka na. Akala mo, tapunan na ng mga basura ito. Itong dalampasigan ng Dolomite Beach na sinasabi. So grabe hanggang dun. Pero sa harapan naman mga kababayan, malinis doon kasi nga yun yung unang-unang tinatapakan natin pag pumapasok tayo ng Dolomite. So dito sa dulo, expect nyo na hindi malinis. Kasi nga po, konti lang yung naglilinis. So kailangan po natin ng napakaraming mga volunteers. Ulitin natin yung bayanihan. Yung libo-libong nagpunta noon noong September 16. Itong video na ito ay kuha noong September 16, 2023 kung saan sinagawa ang International Cleanup Drive na sinasagawa tuwing taon. Napakaraming mga kabataan dahil karamihan po dyan ay mga kasapi sa Boy Scout of the Philippines at mga iba't ibang grupo na mga sa agency natin sa gobyerno at mga volunteers na rin sa iba't ibang mga organisasyon. Napakarami mga kababayan. Mahigit sa 10,000 yung mga umaten para lang linisin ang Dolomite Beach. Kaya mga kababayan, panoorin nyo pa. 2023 na pinangunahan ng Boy Scout of the Philippines. Napakaraming mga estudyante at iba pang mga volunteers sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno, pati mga private sectors, pati mga grupo ng mga kumpanya sa airlines, yung Cebu Pacific kasama natin, yung mga seaman ng mga malalaking kumpanya, pati mga dayuhan, sumama sila mga kababayan. So sana maulit muli yon at isagawa ang malakihang bayanihan para matanggal po itong maraming volume na tunay-tunilad ang mga water lilies na kasama ang mga basura, mga kahoy dito mga kababayan. So sana po tuloy-tuloy nating suportahan itong project ng ating gobyerno na pinangunahan ni Tatay Digong nung panahon niya. Dahil nga po hindi na po siya yung Pangulo, hindi na po na-maintain itong lugar na ito. Siyempre, ang ating Bongbong Marcos ay naka-focus sa ekonomiya, pati paglaban sa mga mananakop na kumukuha ng mga teritoryo ng ating mga karagatan. Doon po siya naka-focus. At siya lang yung Pangulo na lumaban sa China. At talaga namang nanginig yung China sa galit ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga harang sa Scarborough Shoal
na mga trash bomb doon, eh tinanggal niya. Nanginig yung China, mga kababayan. At umatras na sila. Talagang hindi nila ina-expect na si Pangulong Bongbong Marcos eh mag-alatigre. Kaya yun, nanginig at umiyak yung China sa galit ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bilib din ako kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nga, akala natin, weak leader. Pero, napa-atras niya yung China. Kita nyo, dinurog lang ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga nilagay ng China doon para pigilan ang mga mangingisda natin. Yung ibang pangulo, hindi kaya yun. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nagpaiyak sa China talaga.